motocross rider cannot race without this dirt bike, but a good treasure hunter can hunt without the use of metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes inside. Welcome back mga katiyats, at bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo kina Earth777 Frederick Oquindo, Manuel Perez Jr., Ken 17 Morales, shout out din kina Norberto Rodriguez, Idin Lumahang, Elvin Famaran, Diego Gabrines. Also, shout out din kina Aquilino Alok, Florante Agustin, Batikin Adventure, Edwin Paipa, Noligalong Mix Vlog, Danny Flores, Josh Vargas, Vladimir Agustin, Bonifacio Manuel, Joaquin Iruesa, Alberto Akak, Erwin Singrap, and lastly, shout out kina Alma Ulep, Ginalin Capunilas, Osilito Kahade, Hayasindok Femia, Giel Jan Labarca, at sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Merong very strange at very unique, at ngayon lang ako nakasalubong ng ganitong marker, pero merong indicator ito na merong volume of treasures. It can be inside this rock or it can be surrounding this massive rock marker na merong mga hole, malaking hole, at merong apat na dots na maliliit na butas. Okay, so atin ito ngayon umpisan mga katiyats. Ngayon, bakit ko nasabi na merong volume of treasure inside the rock? Meron kasi akong nakita dyan. Ito. Ano sa tingin to mga katiyats? Ano sa tingin nyo yan? Ayan. Akin lang i-trace yung mga marka dyan, diba? Na ganyan siya. Ano sa tingin nyo yan? Yan na ipakat ng buta o ng sapatos ng isang military. Ayan. Sa tingin ko. At kung bumakat dyan ang shoe print, kung ito yung marka ng sapatos, ito. Ito kasi ang mga spike niya, pati dito meron din. Kung nakita niyo yung sapatos ng army na high cut, ganyan yan. At ngayon, kung bumakat yan dyan, ibig sabihin, itong portion dito, ito ay simento. Simento yan. Tapos, binakat dyan ang inapakan yan, bali, para merong maiwan na shoe print sa bato na yan. Pero kung bumakat yan ay simento yan, at kung simento yan, yan ay palatandaan na merong isang butas dyan sa palibot ng bato na yan na tinakpan ng simento. Sabihin natin, ito yan, ito yung butas, tapos pinapats lang yan ng simento para hindi mahalata na butas. Or baka ang butas ay nandito lamang. Kaya inapakan niya dyan kasi nandyan ang butas. Okay, kaya ang unang gawin dito mga katiyats, kasi sa tingin ko, treasure inside the rock ito. Dahil dito, meron siyang mga bent, parang mga singawan kasi ito. Kung malalim niya ng mga butas, ibig sabihin, yan ay parang daanan niya ng tubig, parang tubig papasok sa loob ng bato, para nababasa palagi yung deposito dito sa loob nito. Kung yan man ay mga gold bars, ay maliligo palagi ng tubig. Cool down. Mahilig kasi ang apo na i-preserve ang mga gold bars na yan. At pinapalamig nila yan. Kaya karamihan ay binaon sa gilid ng creek, sa gilid ng river. At kung nasa loob yan ng bato, binubutasan talaga nila ang mga bato para doon dadaloy ang tubig ulan papasok sa loob. Okay, so ang number one gawin katiyets ay, para hindi na tayo maghukay, pupukin natin ang ito na portion. Pupukin natin ng malaking masok yung hammer, sledge hammer. At kung mabutas yan, ibig sabihin hollow rock. Ito rin dito ang palibot, saka ibabaw, inspeksyon rin ang ibabaw niyan, baka mayroong tatip lang dyan. Baka merong simento na pinapats. Okay, so yan ang ating unang gawin.
to look for the treasure inside the rock. At kung mayroong metal detector, mas maganda. Pero tested na yung sledgehammer. Yung maso lang, tested na yan. Kasi pag tatamaan ng maso ang nakapats na simento, talagang mabubutas ang bato na yan. Okay, so yan ang ating number 1. Shoe print. Okay, yan. Treasure inside the rock mo ng analysis natin. Ngayon, atin na tingnan ang sign. Mga signs. Ito meron ako nakita dito. Kung yan ay sikretong ginawa na maliit lamang na V. Yung V na yan sa kanji is symbolizing door or opening or entrance. So kung meron mang entrance dyan, ay dito sa baba niya. Dito ang hukay, sa front ng V. Pinaliit lang nila yan masyado para hindi mahalata. Ayan mga katiyot, so close up natin. Ayan, parang chinisil siya. So ang paghanap dyan ay automatic sa baba ng sign. So ito yung doorway kanji. Dito yan. Okay, so ito ang ating number 2 na analysis sa paghanap ng mga nakabaon. Kasi merong maraming item dyan. At ito ang kanilang central reference, ang bato na ito. Ngayon, itong big hole, ito yung central reference. At itong mga maliliit na holes, ito yung mga item. So merong mga item na nag-surround or ikinalat nila diyan malapit sa bato na ito. So ito, itong dito, wala ito. Yan ay natural lamang. Itong isa dito, pwedeng kasama ito. At itong isa dito, na mahaba, pwedeng pointer yan kasama nitong sapatos. Pwede rin kasi na ang pangalawang turo ng sapatos ay sa baba. Pero kung ganyan ang mangyari, ang gawin na lamang ay lakihan ng hukay para ito, kung pointer man ito. So ang ating hukay ay paoblong sa front niya dito sa number 2. Ito ay kasama pa rin sa number 2 sa sign na doorway. Yan. So lakihan na lang ang hukay nito guys sa front ng bato para maisama yung sapatos, maisama tong V at maisama tong isang buhit na malalim. Lahat yan ay nagturo sa front. So yan ang ating pangalawa. Ngayon ang ating pangatlo ay ito na, ang surrounding multiple treasures. So ang gawin dito mga ate, at sa align lang natin to, ang bawat isa niyan ay i-align natin galing sa gitna. So dito tayo mag-umpisa sa gitna. And then, ganyan tayo. Yan. Dito rin. Ito naman ay kasama na ito dito sa hukay na to. So, kunin na natin yan. Wala na yan. Ito na lang apat. Okay, ngayon. Problema natin ay distansya. Okay, ang one hole, ang isang hole, sa mga nakakuha, karamihan yan ay 5 meters talaga. Pero minsan, 1 meter lang. Pero minsan lang mangyari na 1 meter. Karamihan ay 3, 5 sa dot. Okay, so ang gawin natin, maximize natin ng 5 meters ang bawat isa na distansya. So dito, sukatin natin to 5 meters. So yan ay 5 meters sa pangalawa. All in all, sa analysis ko mga katiets, merong apat na giveaway, hindi pa kasama tong dito. Dito lang sa mga dots, apat na yan na separated items, napakarami nito. Imposible, wala tayong tamaan dyan. Okay, so yan lang, align lang. So, ang pinakamalayo ng mga distansya, pariho 5 meters.
Pero mag-adjust tayo palapit sa bato. So, kunin natin ang 1 meter din dito. At ang gawin natin mga katiets, i-open cut natin yan ng paoblong para maisama na yung 4 and 3 meters. So ang gitna nito ay 3 meters, so naisama na yan. Dito rin hukay tayo ng paoblong. Dito rin paoblong ang hukay natin, parang kanal. Ang lalim ng ating hukay ay 2 meters. Ang 2 meters ay test dig lamang yan, hindi pa yan ang lalim. Ang karamihan na lalim, kasi hapon maghukay sila, marami sila, kaya nakapaghukay sila ng malalim. Pinakamababaw nila na hukay ay 4 meters sa mga giveaway. So expect na natin na 4 meters ang mga lalim niyan. Ang 2 meters, diyan makikita natin kung itong ang lupa ay nagalaw, dahil merong mga backfill na mga dahon. Sa 2 meters deep, makikita natin mga kahoy na naisama doon, nagiging black soil. At iba pang mga man-made object maisama doon sa pag-backfill nila sa hukay. So all in all, we have 4 separated treasures na giveaway. Ito, alagyan ko ng dot. Ayan, 2, 3, 4. Pero ang paghukay niyan ay umpisa sa 1. Dito kayo mag-umpisa, papunta sa 5. Galing 1, papunta sa 5. Galing 1 meter, papunta sa 5. Galing 1 meter, papunta sa 5. Okay, so ganyan ang ating hukay. Dito naman mga katiets ay pahaba ang hukay natin. Dahil lang tinuturo ng mga signs diyan ay ang front. Example niyan, balik tayo dito sa V. Tinuturo niya ay ito, ang front. And then kung dito naman tayo sa footmark, ang tinuturo niyan ay ito. At dito, ito namang line na ito, tsaka ito, kung i-align natin yan, ito na dot, ay dito pa rin ang tinuturo. Kaya mahaba ang hukay natin dito sa front. Malaki. At dahil kanina sa unang method natin na nagsuspetsa tayo na nasa loob, merong laman ang loob ng bato na ito, kasi meron ngang parang shoe print na nagbakat. Kung nagbakat yan, ibig sabihin semento ito na portion. At pwedeng yan ang butasin nyo. Kung mabutas yan, ibig sabihin may laman talaga ang bato. Okay, at ito naman ang parang daluyan yan ng tubig, napapunta ang tubig sa loob. Okay mga katiyets, so yan ang ating two-way na paraan sa paghanap. Kaya marami ang hindi nakakuha ng Yamashita treasure, kasi ang kanilang paraan ay isa lamang. Kung mag-analyze sila ay naka-fix na yung kanilang analysis sa isang digging spot. Which is, mabuti kung ang lolo mo ang nagbaon yan at sinabi sa iyo na nasa kaliwa, nasa likod. Lahat tayo ay nag-guess dyan. Nagbabase lang tayo sa mga meaning. Kaya maraming possibilities, mga katiyets. Kaya sa aking analysis, meron kayong palaging choice kung ano ang sundin nyo, yung unang method or pangalawa. Kaya, we have a freedom to choose. At kung ano man yung magaan sa inyong isipan na ma-absorb nyo, na magkapareho tayo ng analysis, ay mas maganda yan. Okay, so ako'y magpaalam na, yan ay napakagandang treasure, man-made talaga yan, na treasure marker, at kakaiba siya. Kaya maganda ito para sa mga aspiring treasure hunters, at least nakikita nyo ang ating mga analysis. At hindi na kayo mahihirapan pa kapag maka-encounter kayo ng mga katulad nito na mga signs. Okay, ako'y magpaalam na. May the fortune be with you guys. God bless you all at ingat kayo sa inyong pag-treasure hunt. Ciao for now.